Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Hindi na nakapalag si Tambaloslos sa mga paratang ni Senator Mix Zabiri sa kanya at laban sa kanyang Chacha Bill. Hindi na nagsalita at umalma pa si Tambaloslos dahil sa mga katotohanang kanyang narinig sa Senate Speaker. Wala din namang magawa ang mga kanyang kasamahan sa Kongreso, lalong-lalo na ang kanyang kabit na si Nograles. Pambihira talaga, binigay ang milyon-milyong pera tapos kahit isang salita, wala man lang nasabi. Grabe ka naman, Nograles. Pinapaasa mo masyado si Tambaloslos. Sa bagay, pareho lang naman kayo. Walang mga utang na loob. Kung nakuha na ang gusto, wala nang pakialam. Kahit isang tulong lang o suporta o pagdepensa man lang, ay wala. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Ayon sa isang netizen, "Nako, anong nangyari? Huwag kayong pumayag na ang Congress ang maghari, watching from Saudi Arabia." Ayon naman sa isang netizen, "Grabe, wala na talaga tayong pag-asang umunlad, idol. Sayang mga sinimulan ni Tatay Digong." At sabi naman ng isang netizen, "Bribery initiative yan, hindi people's initiative," sabi ni Attorney Harry Roque. So paano po yung relationship nung dalawa, ng dalawang moves, if that's the case? Ano yung muna na si Speaker? I don't want to guess the relationship. I don't want... Nagsalita na po itong si Senate President Juan Miguel Zubiri, no? Ang dating po, ang nababasa natin sa ating mga kababayan na nagkukomento dun sa nauna nating video, eh bumigay daw itong si Juan Miguel Zubiri. Migs, pinaburan ba ni Marcos Jr. itong si Speaker Martin Romualdez? Di ba, dati, ang sinasabi nitong mga senador, hindi pa napapanahon yung charter change na yan. Napakaraming problema ngayon ng ating bansa. Saka na yan, ayan. So, at meron pong sinabi dito itong si Senator, Senate President Juan Miguel Zubiri. Kesyo daw itong PI, sabi daw nitong si Marcos Jr., divisive daw. Ayan. Yan na nga ba ang sinasabi natin. Yung isang mekanismo na binigay ng ating saligang batas na kung saan ang sambayan ng Pilipino, meron kakayahang baguhin o mag-amenda ng ating constitution, nababoy po nitong mga politiko na to. Imagine sasabihin nitong si Marcos Jr., divisive daw ang people's initiative na nangyayari. Oo, divisive na divisive. Kasi merong nakapanig sa mga congressman na magbebenepisyo dito sa dito sa people's initiative. At nandito naman yung ating mga kababayan na kinakampihan itong mga senador na ayaw nilang matanggalan ng kapangyarihan pagdating sa pag-aamenda ng ating saligang batas. Ang pinakatalo po dito, yung tumanggap ng 100,000 piso para sa kanilang lagda dyan sa people's initiative na yan. At meron pa po siniwala dito, itong si Senator, Senate President Juan Miguel Zubiri. No, medyo naaawa po tayo dito kay Mix, no? Kasi nung una talaga, ang stand ng Senado, hindi napapanahon. Napakaraming problema ng bansa natin. Ba't natin pinag-uusapan ngayon yung charter change na yan? No, itong si... ang pangalan nito, ito si Amy Marcos. Sa totoo lang, napakagandang pag-usapan. Mga crocodile lang po ang nagbukas dito sa usapin na to, kaya hindi naging popular sa ating mga kababayan. Yun po yun. Ha, kaya hindi naging popular. Ayaw po nila itong nagbukas ng usapin na yan. Yan si Martin Romualdez. Ayaw po siya ng ating mga kababayan. Dahil sa mga pinagagawa niya dyan sa House of Representatives. At tayo din, no? Ayaw natin mawalan ng boses itong mga senador dyan sa ginagawa nilang people's initiative na yan.
dito sa ano na to, dito sa particular na issue na to, eh doon tayo ha, doon tayo sa ang posisyon natin dito sa People's Initiative na to. Ayaw natin to dahil ayaw nating bigyan ng mas marami pang kapangyarihan yung mga tao na umaapi sa ating mga kababayan. Sino ba ang gustong bigyan ng mas malakas na kapangyarihan yung People's Initiative na yan? Ang House of Representatives. Sino po ba ang hindi natin pwedeng tanungin sa kanilang mga travel expenses? Ang House of Representatives. Sino po ba ang nagpakulong doon sa mga nagtanong sa kanilang budget dyan sa House of Representatives? Ha? Nagpakulong? Ayun, yung mga congressman po. Tapos sila... Tapos ngayon, sila ang bibigyan natin ng mas malawak na pangyarihan sa pag-aaminda ng ating sahaligang batas. Eh, di kawawa ang sambayan ng Pilipino nito. Di ba? Kaya tama, tama lang na itigil na yung PI na yan. At sa tingin natin, mali naman yung pagbigay, itong pagtiklop ng ating Senado sa kagustuhan ng House of Representatives. Kahit ano pang sabihin nyo dyan, Speaker, Senate President Migs Zubiri, bumigay kayo sa kagustuhan ng presidente at nitong House of Representatives na repasuhin ng saligang batas o kung ano pa mang economic provision niyan o kung ano pa mang gusto nitong si Marcos Jr. Mga kababayan, naniniwala po ba kayo doon sa People's Initiative na yun na walang hindi alam nitong si Marcos Jr. yung People's Initiative? Hindi niya alam yon, sigurado. Ako po naman. Eh kung ganyan, talagang inutil yung presidente natin. Mismong kapatid na niya nagsabi, Senator Aim Marcos ang nangunguna, ang talagang promotor dyan sa People's Initiative na yan. Eh walang iba, kundi yung mga crocodile dyan sa House of Representatives. Oh, sila po talaga ang nag-ano niyan, spearhead, di ka. Ha? Ayon pa po dito kay Senator Amy Marcos, etong si Speaker Martin Romualdez, ang namuna dyan, ang may pakanan yan. Ayon, di umano dito kay Senator Amy Marcos, na itong si Tamba ang pasimuno ng People's Initiative na yan. Oh. Alam nyo, napakaganda sana nitong usapin na to kasi nabuksan na, nag-People's Initiative na, meron ng kumakalat ng kung ano-ano. Pero ang problema po, sayang talaga itong pagkakataon na to. Ito na sana yung opportunity para maripaso natin yung saligang batas. Yung mga economic provision na yan, eh medyo para sa atin na hindi tayo masyadong sold out dyan eh. Di ba, napakaraming pledges na natanggap ng ating Pangulo. Di ba, billion dollars ang natanggap natin mga pledges sa mga foreign trips ng nitong si Marcos Jr. Eh, gayon din pala na napakaraming nating nakuha ng mga foreign pledges. Yeah? Nakapaghikayat tayo ng mga dayuhang mamumuhunan. Eh, bakit pa natin kailangan amendahan ang ating saligang batas? Di ba? Kasi ang problema dito, yung pag-aamenda ng saligang batas, yung ating mga economic provision, isa lang po yun sa mga problema. Pero, ito po ang pinakamalaking problema dito na ating nakikita. Para sa atin, para sa PHFD, ito, opinion lang po natin to. Ngayon, nasa atin, nasa manunod, sa ating mga viewer dito sa PHFD, kayo na pong bahala kung sakayong kayo, hindi kayo sakayong. Eh, kayo po mag-comment dyan sa baba, mag-comment rin kayo. Ang number one, kung bakit nadi-disappoint ang mga foreign investor sa ating bansa, sa tingin po natin, pinakahuling dahilan yung ating mga provision sa ating 1987. Huli po yan sa lahat. Ang nakikita po natin dito, alam nyo ano? Korupsyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Oh, gusto nyo pumasok ang mga investor dito? Tanggalin nyo yung korupsyon sa pamahalaan. Unahin nyo yung mga crocodile dyan sa House of Representatives. Oh, yun ang pinaka nateturn off sila sa korupsyon. Kung gaano kakurap ang pamahalaan. Kasi alam nila na pagka meron silang gustong ilakad na mga papeles o kung ano pa man yan, patatagalin, hihingan ng ganito, gagawin ganyan, kailangan may lagay dito. Yan po ang ayaw ng mga investor. Ayaw po nila yun.
Nadi-disappoint po sila pagka sobrang daming korupsyon, napakahirap magnegosyo kasi kailangan po pambigyang lagay itong si congressman, kailangan pambigyang lagay itong si si mayor, kailangan pambigyang lagay itong si senator para ilabi niya yung kung ano man yung linalabi niyo sa kanya. Yun po ang ayaw ng mga investor. Pangalawa, kriminalidad. Ayan. Mga kababayan, mas magaling po tayo mag-English sa mga Vietnam. Kaya yung pagdating sa language barrier na yan, wala na po yan. Ang tinitingnan ngayon ng mga mamumuhunan, kung gaano ka-stable, infrastructure, ha? Transportation, corruption, criminality, yan po ang tinitingnan. Ngayon, pagdating doon sa mga aspeto na yun sa ating bansa, bagsak na bagsak po ang Pilipinas. Pagdating sa corruption, naku po, ang tataba ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Ang tataba po nila. Ha? Naglakihan na lang yung mga tiyan nila dyan. Nagtandaan na lang. Iba, natigok na lang. Pangalawa, kriminalidad. Meron po tayo napanood na video kaninang umaga. Tanghaling tapat. Binanatan, tumba. Kriminalidad, number one na yan. Dyan sa Skyway, hold up. Ano ba ang klaseng? Oh, wala. Oh, pangalo, yung pagdating sa infrastruktura. Paano tayo magkakaroon ng maayos na infrastruktura dito sa ating bansa? Eh, puro korupsyon. Wala. Ano po nga sa... Sino pupunta dito? Ngayon, inaayos nyo yung mga provisions sa 1987 Constitution. Ika nga netong si Mount Attorney Trixie Cruz Angeles. Excuse me? Excuse me. Hindi yon. Pagka ba binago nyo yung mga provision dyan sa saligang batas, papasok na kaya yung mga investor na yan? Hindi papasok yan. Makita nila itong si congressman, kailangan mo panlagayan na 10 million bago mag-operate ang business nila. Kailangan pa nila makipagkaibigan dito, kausapin ito. Korupsyon. Tapos yung supply chain. Ayan. Pagpasok ng mga raw material dito sa ating bansa, baka pagka mayroon nag-invest dito sa ating bansa, kailangan nang papasukin yung mga raw materials o kung ano pa mang kailangan ipasok nila dito. Diyan pa lang sa custom, corruption na agad ang bubungad sa kanila. Ganun po sa ating bansa, aminin man nila at hindi, bakit na-turn off ang mga foreign investors sa ating bansa, kaya hindi makapasok, dahil sa corruption na mga walang hiyang politiko sa ating bansa. Yun lang po yun. Yun ang pinakamabilis na sagot dyan sa ano na yan, katanungan na yan. Hindi po dyan sa ano, hindi natin nakikita yung economic provision. Kasi kung maganda mamuhunan dito, kahit napakahigpit pa ng ating saligang batas pagdating sa mga banyagang mamuhunan, papasok sila kasi kahit na mahigpit, kikita pa rin sila. Kaso, bago po sila kumita, kailangan nilang bigyan ng 5 milyon itong si congressman. Kailangan nilang bigyan ng 5 milyon itong si governor. Kailangan nilang bigyan ng 2 milyon itong si mayor. Bago mag-umpisa ang kanilang mga negosyo. Paano sila mamumunan dito? Tapos nandiyan pa yung mga makakaliwa. Pagka hindi mo sila binigyan ng revolutionary tax, susunugin ang iyong mga kagamitan. Paano ba? Ayan po yung just in. Senate President Juan Miguel Zubiri files resolution of Book Congress number 6 proposed amendment of certain economic provision of 1987 Constitution. Loko-loko. Huwag ganon. Huwag ganyan. Ibig sabihin lang dyan, Migs, talagang ano, tiklop ka sa kagustuhan nitong si Tamba at nitong si Marcos Tito. Yun lang yun. Tiklop kayo, hindi kayo nakapalag sa House of Representatives. Yun lang yun. No, hindi naman sa pinagsasabong po natin itong lower at upper house. Ang bottom line dito, ang mga senador, hindi po nakapalag kay Martin Romualdez. Yun po ang katotohanan. Diba, sabi nila nung una, hindi, dami natin problema. Ano ba, pag-usapan yan? Itong si Tamba, mapilit talaga at saka gumugusto talaga yan, di ba? Gumugusto po talaga siya. Nag-usap sa Malacañang o dun sa bahay nitong si Marcos Jr. Hindi. Yung mga economic provisions, sige, baguhin natin.
baguhin nyo yung karakter ng mga politiko sa ating bansa, character change. At kung maaari, export lahat ng mga politiko, sama ka na, Meg. Sama, Meg. sama na kayo, kayo lahat, sama-sama kayo. Mag-aalal kami ng mga panibagong mga ano. baka sabihin nila, nag-aano tayo ng, nag-iikayat tayo ng imagsikan. Hindi, wala. Tapusin nyo yung mga termino. Bahala kayo, kahit sino na maupo sa inyo, pare-pares lang naman ang suma dyan. Kung bayaran ang pirma mo ng 100, huwag kang pumayag. Kasi 3K ang bayaran sa kabilang barangay. Kung bayaran ka naman ng 3K, huwag ka rin pumayag. Huwag kang pumayag. Kasi hindi 3K ang halaga ng kinabukasan ng Pilipinas. Ayun, pumanat ito si Senator Bato de la Rosa. Huwag daw kayong pumayag pagka pinapapirmahan kayo. Kayo nang bahala to kung pumayag kayo, kung hindi kayo pumayag. Basta, alam natin dito, ang number one na punot dulo ng kahirapan ng mga mamamayan dito sa ating bansa, hindi kung ano pa man. Ang number one po dyan, korupsyon. Ang droga, korupsyon din po yan, mga kababayan. Bakit napapalusutan, hindi hinuhuli ni SPO1, SPO2 itong tulak na to? Kasi lagay, pera. Yan po, korupsyon lahat. Sa totoo lang, korupsyon. Pagdating sa droga, korupsyon. Pagdating sa infrastruktura, korupsyon. Pagdating sa dito sa ating pamahalaan, business, lahat po, korupsyon. Ngayon, babaguhin daw yung economic provision mo. Lukuhin nyo yung mga ano nyo. Tagal na loko-loko ng mga Pilipino, lunuloko nyo pa. Panoorin po natin ang banat nito si Migs. Yes, order from the president to stop the PI kasi apparently ang discussion among congressional leaders stop the PI daw private group na gusto pa rin mag-initiate ng ganung yan, pakinggan niyo po ang tanong. Sabi daw ni Marcos Jr. Stop the PI. Paano daw yung mga tao na gusto pa mag-initiate ng PI? Ito, pag sinabing PI, People's Initiative, pakinggan nyo po ang sasabihin ni Zubiri dito. Maintain this position that this is divisive. Luko-luko pala itong ating presidente. Paano decisive? Pinasok ng mga politiko itong PI. Ngayon, yung mga mismo, yung mga taong bayan, pagka nag-initiate ng People's Initiative, ang tawag po doon, divisive. Pinasok nyo Kaya naging ang dating parang ang sama ng People's Initiative ngayon. Ngayon, pagka merong gustong gumawa ng People's Initiative, ang sasabihin ka agad, divisive. Mga loko-loko. I hope that the people who are listening that's, would be able to get that the body language of the president. Stopping the move, well, I don't want to, let's ask the speaker and his lieutenants in the House of Representatives, all those who... Binibigay yung bola kay, kay speaker. Tanungin yung speaker dyan! Huwag yung katanungin dyan! Spoken out, because according to the speaker in that meeting, muti na academic na daw yung PI kung pag-usapan daw natin dito sa Senado yung... Kung itong si Romualdez na nagsabi na kung nagkakasundo dyan sa economic provision, muti na academic, ibig sabihin wala na. Wala nang kwenta para pag-usapan pa yung People's Initiative. O sino may pa ka na? Kung sinasabi nitong si Romualdez na mote academic na pag-usapan itong PI pagka pinag-usapan yung economic provision, sino may pakana? O si Tambas, tama. Tama nga si itong si ano, si Senator Amy Super Ate. Tama si tama siya. Itong economic provisions. Kung totoo lang economic provisions lang gusto nila. So yung umipitik siya Sabi ni Speaker, pagka ano, mote na academic na PI. Oh, galing. So, ayos. Only economic provision. So, sabi ni Speaker, mote na academic na yun. But I'd rather that you ask him what his opinion after we file this today and after the reading of my statement. Even sir, sabi nga niya, it's mote na academic once it is filed and discussed. So, I don't know, I don't want to add the information that I have no control of. So, best na, sa grupo na lang ninyo sila tanungin. Sir, pero, I just want to put on record, they can always call up the speaker, they can always call up Sandro, Congressman Sandro Marcos was there in the meeting, they can always call up Secretary Anton Lagdameo was also there in the meeting. Ibig sabihin talaga pong nagka-discussion dito. Sa tingin natin, ang samahan ng Senado, Executive, at nitong House of Representatives, nagkaroon po ng lamat dito sa issue ng PI na to. Hindi po gagalaw yung si Tamba.
hindi gagalaw yan. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Itaga nyo sa bato. Hindi gagalaw yan si Tamba kung walang bas-bas ni Insan. Itong si Marcos Jr. Sir, paano magkakaroon ng ganong commitment about the PIC speaker when the content of the PI is actually to dilute the voting powers of the Senate? So, paano po yung paano yung relationship nung dalawa, I mean, ng dalawang moves, if that's the case? Ano yung muna si Speaker? I don't want to, I don't want to guess the relationship. I don't want... Wala! Sira, literal. Literal na sira ang relasyon ng Congress at House at saka itong Senate. Sira po, wasak ang relasyon nila. Eh, magmamatigas yan. Tatanggalan mo ba naman ang kapangyarihan yung Senado? Yes, where the orders are coming from. As far as I'm concerned, I'd like to avoid a constitutional crisis between the House and the Senate because it will paralyze our legislation. It will just paralyze all legislation pending. Sayang naman. Sayang naman ang mga mahalagang panukala para sa ating... Wala. Tiklop ka, Mix. Tiklop. Sure. Bottom line dito, Mix. Tiklop ka kay Speaker. Because obviously, we will fight. We will fight. The Senate will fight tooth and nail not to allow that. It will be a very divisive campaign. Obviously, including all the way to the Supreme Court. We're ready to file a petition all the way. Ano tawag dito? Constitutional crisis ba tawag? To the campaigning of this referendum, all the way to the, of course, it starts with the COMELEC. We will file opposition to the COMELEC. Of course, we will file a petition to the Supreme Court and fight the tooth and nail. But if there's a compromise such as this and they decide to just back out because according to the speaker, it's Butin Academic, then we welcome that as well. That would be a more peaceful, more productive, more proactive way. Ngayon, etong si Mix, gusto gumawa po sila ng galaw. Dito sa ano na to, dito sa pagpapile ng resolution, magbobotohan sila. Pag nakuha nila yung boto, idadali nila sa House. Parang ang nangyari, aamendahan nila yung mga, ibang klase din po man itong Senate eh. Ano po sila? Gumanti sila dito. Gumanti sila dito sa moves na to na sige, baguhin natin na economic provision. Boboto kami dito sa House. Isisend namin sa inyo dyan sa... boboto kami dito sa Senate. Isisend namin sa inyo dyan sa House. Magbotohan kayo. Then, arakada na tayo. Di ba? Pinakita nila na hindi. Separate voting tayo dito, mga brats! Dealing with the economic provision. Okay. Na hindi makakapon ng Senado at... Enjoy nyo lang po itong seraswelang nangyayari ngayon sa atin. Dahil sa pagkapon ng Senado, kung ano-ano pang pwedeng ilabas sa ganong klaseng initiative. So, I think this is the point of solution that we're all looking for. May categorical na agreement mula kay Speaker. Kapag natapos nyo dito yung version ng in-amend na constitution, kaya adapt na lang nila. Kumayan siya doon, sir? Sarap na pangunong sabi niya. Okay. I don't know what he'll say. Best if you ask him, but... Best is you ask him. I don't want to put words in his mouth. Wala po. Tatingin natin, hindi sila in good terms. Sa atin lang yun. I'd rather that you ask him. Parang ganyan siya. Saying that. Siguro tanungin nyo na lang siya. I'll give him the benefit of the doubt. Pero, we were happy yung kananabasa ng meeting na yan. Happy po inside ng Senate. What a mess. Sir, tama po ba? You will meet again with Speaker after this? Well, he's waiting for my statement. So, I've given my statement today. Inihintay niya lang yung statement ko bago siya mag-statement. So, I'll wait for his statement as well. The second meeting was initiated by the president. Sabi niya, magkita tayo Thursday. Yung first meeting ako, kasi I wanted to seek guidance. Ano ba ito? Ano ba itong PI na to? Yung tayo-tayo lang. Yung hindi tayo live. No, he was concerned. In the first meeting we had, concerned si Pangulo. Kung saan patungo ito, concerned siya. But I can't give the details kasi it was privileged information. Sino ba namang hindi magiging concern yung PI na ilinungsad nitong mga tao na to. binabayaran niyo yung tao, sinusulan niyo eh. Hindi si Mixa. Yung mga nagpapasimuno. Nandun sa bahay niya. Sabi niya para maayos na natin itong usot na ito. In fairness to the president, he's trying to find ways na hindi madagdagan ang gusot ng pagtakbo ng ating pamahalaan. Para sa ating in the first place, bakit inihingi nyo ang guidance ng Pangulo? Diba, separado yung executive tsaka legislative. Ba't di nyo pag-usapan kayo dyan? Malamang sa malamang kung sila nag-usap, baka magsasabunutan yung mga yan. So,
He was just trying to find ways na hindi magkagulo. Imagine if every day, yeah, toxic masyado yung, yung mga salita namin sa news. Mga tao, of course, it will look like a divided nation. If every day the news... United ba tayo? United ba tong bansang Pilipinas? Senate President? Anong divided country? Ha? Kailan po ba tayo nag-unite? Oh, nung ano, nagdaang election, ang dami niyong nabudol. Kasama ka, kasama ka sa nabudol. United ba tayo? Kailan pa ba yung huling araw na naging united tong bansa na to? Kailan pa? Ha? Ikaw, nagmumurahan po tayo. Magbanatan na lang kayo, buti pa. Oh, yarin lamang na binababoy kayo, gusto kayong tanggalan ng kapangyarihan, eh magsalita na rin kayo. Huwag mo nang kontrolin yung mga senador. Para mas, eh yung ano naman sa ating bansa, mga ano naman kayo, mga dating, parang yung mga politiko, parang artista. Gawa na lang kayo ng teleserye dyan. Even investors would be afraid to come in. Sir, sir. Wait, si ano muna. Nauna po si Marlon. Sino ba namang hindi matatakot? Kailangan mong bigyan ng 10 milyon si congressman bago mag-cooperate yung business mo. I was never adamant. Let's put this for the on the record. I've said it many times. There is a need to amend certain provisions of the Constitution. But I've said that possibly now is not the time because of the important matters at hand. But after meeting the economic teams and the business groups that were saying, they're saying that the biggest concern is dahil sa kaso sa Supreme Court na hindi pa natatapos with finality, natatakot pa rin sila pumasok dito. Bigyan ko kayo ng halimbawa. You're a company who wants to deal with telecommunications. Under the PSA, pwede na po yan 100% owned. Pumasok sila dito, bili nila ang PLDT, for example, yung mga magagaling na kumpanya, let's say yung, ano yung sa Japan, yung magandang company dyan, yung Docomo, ba yun, ganun, pasok sila dito. And they gave us 100% 100% service, happy lot ng tao. They spend billions of dollars. Ang sabi ng Supreme Court, unconstitutional. You have to just have only 40%. You have to sell 60%. Eh, sino ba naman hindi masisiraan ang ulo dyan? So, any businessman would not want to put up major infrastructure here and investments if that is the pending case or there is a pending case in the Supreme Court. Oo, kasi definitely kung nilagay natin yung land ownership dyan, pati kaya dito sa Senado, wala tayong makukuha. Siguro, iilan lang, just papabor, baka dalawa lang, baka wala. Wala pa akong nakakausap dito. Wala, kaya tayo dito tayo pabor. Kalokohan yun. Alam mo naman sinong bibili lang dyan, eh, kung yung ating mga kapitbahay na nang gustong manggulo dito. Di. Tapos yan ang mangyayari dyan. Tapos, yung ating mga kababayan, nangyayari na nga yan na yun eh. Diba? Wag na. Pogo, next topic na yun. Hindi na po ma-afford na ating mga kababayan, mga condominiums dito sa... At tanongin nyo naman, Senate staffers natin dito, hindi na sila makaarkila ng apartment dito sa area na to, sa Pasay, dahil sobrang mahal. Pupunta na, talagang abot na sila ng Cavite. Because of course, it's being rented by foreigners. So, I would suggest talaga na we do not include that in the amendments to the Constitution. That would be very difficult for everyone. Sir, may pinag-usapan na po ba kayong timeline para dito, sir, sa review ng economic provisions? Like, may target date na ho ba? Kasi may sinasabi rin na possibly, dapat sa SONA ni Presidente, ma-report na niya ito. Well, napakasimple lang naman ng amendments na ito. I don't see any problem finishing it this quarter. Before the Holy Week break. I don't see any problem. Kasi tatatlo lang naman yung... Tapos napakasimple. It's specific, but we only put the amendment unless otherwise provided for by law. So gagawin pa kami ng batas. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!